to transform this into this. Sa mga hindi nakakaalam, isa akong teacher at dahil sa pandemic, ang mga classes namin ngayon ay online na lang ginaganap. So gamit ang video conferencing apps katulad ng Zoom, so doon na lang kami nagkaklase. And syempre, dahil isa kang teacher at gusto mo naman na medyo presentable yung sarili mo kapag umaharap ka sa mga estudyante kahit na online lang, ginagawa ko itong video na to para ipakita sa inyo kung paano ko sineset up yung kwarto ko para mas maging presentable, no? At kung ano yung mga lighting na konting lighting na ginagamit ko, so kita nyo ngayon, makalat, magulo, sinadya akong magulo for the purpose of this video. Normally, hindi naman ganito kagulo yung kwarto. So, dito lang ako kaklase. So, ang goal natin today, at siguro hindi lang sa mga teachers, makakatulong dito sa mga aspiring YouTubers, na, you know, medyo mas maganda naman yung material na pinapakita natin sa ating audience. So, ang goal ko ngayong araw na ito is to transform what you're seeing right now, to transform this into this. So, ang una natin kailangan gawin is one, yung positioning mo. So, ako intentionally lumayo ako sa dingding, kalimitan kasi pagka nag-zoom meeting, kalimitan ginagamit natin yung camera ng ating laptop. At normally, nakaupo tayo sa sofa at merong dingding na malapit sa atin. So, preferably, lumalayo ako sa mga dingding. Ang isa pa, hindi ko ginagamit yung camera ng laptop ko kasi medyo hindi ganun kaganda ang quality. Hindi naman din ganun kaganda yung quality nitong camera na ginagamit ko, pero mas maganda ito kumpara doon sa quality ng camera sa laptop. So, ang ginagamit ko ngayon ay ang aking phone. So, ginagamit ko yung phone ko bilang webcam. So, kailangan nyo lang na bumili ng app, siguro mga 300 pesos na app. Ang tawag sa app na ito ay Epoch Cam, E-P-O-C-C-A-M. At kapag ginamit nyo yun, pwede nyo nang i-convert ang inyong cellphone into a camera. So, ang daming problema sa shot na ito. So, ang una natin gagawin ay maglinis naman tayo. Ayusin natin yung kalat. Okay, so malinis na yung kalat at tinanggal na natin yung clutter. So iwasan niyo yun, iwasan niyo yung masyadong makalat na background. Ang sunod, hindi ganun kaganda ang ating lighting. Merong backlight dito nang gagaling sa bintana. So ang sunod nating gagawin is lahat ng mga light source tulad itong bumbilya sa taas, itong nasa background, eliminate natin. Okay. So, yung kurtina namin dito ay blackout curtain. So, it will eliminate a lot of light and then patayin din natin itong ilaw dito. Okay, so pinatay ko na lahat ng ilaw. Binawasan na natin yung lahat ng mga light source. At ang problema naman ngayon ay masyado akong madilim. So, kailangan natin ng tinatawag na key light. So, turn na natin itong ating key light. Ayan, so meron na tayong key light. Yung key light na to, ano lang naman siya, ring light na medyo minodify ko. Nilagyan ko siya ng foil para mas maganda yung reflection. So ring light lang siya na nilagyan ko ng konting diffuser. Ano lang to, lumang puting t-shirt. Tapos tinape up ko lang para hindi ganun ka harsh yung kulay. And then, nandito yung computer ko. So, kung mapapansin ninyo, sa shot na to, ang positioning ng key light ko ay nandito sa side na to. So, it illuminates this part, medyo dark dito sa part na to, for a more dramatic look. Etong main light natin, may iba-iba siyang temperature. So, pwedeng masyadong orange naman to, masyadong bluish to. So, I prefer this. Tapos, dimmable din siya. So, pwede mong bawasan.
pwede mo i-max out yung light. Ang isa pa nating problema is medyo pangit yung ating audio. Makakabili kayo ng murang lav mic katulad nito. Ito, less than 200 pesos lang. So kung bibili kayo ng ganitong lav mic, suggestion ko ay bumili kayo ng splitter para pwede kayong mag-plug in ng lav mic ninyo. And then you can also plug in your earphone jack. Okay. So ayan. So mic and earphones. So malaking bagay ang magagawa nito. So saksak natin. Okay, so now the audio is supposed to be a lot better now. So yung laptop ko nandito sa side na to, and then yung camera ko ay nandito sa side na to. Okay, so hindi siya directly nasa tapat ko. Okay. But kailangan nasa side yung ilaw. Wala lang, medyo mas maganda lang siyang tingnan. Medyo weird kasi kapag nasa harapan yung lighting. And then yung ilaw ko medyo nasa slightly above my head. So it's casting the light downwards at a 45 degree angle. And it creates some shadow here. Ang tawag nila dyan ay drop shot daw. Okay. Pero ang problema ko, masyado namang dark to. So kailangan natin ng fill light. Okay. So para sa fill light naman, bumili ako ng ganito. So ito ay rechargeable, 150 lang. Omni ang brand niya. So if you do this, and then if you want it to be brighter, yan, mas malinaw yan. So ito lang ang ginagamit ko na fill light. Bumili ako ng dalawa. Yung isa, ginawa kong ganito. Kung nagtataka kayo kung ano lang to, yung paper plate, parang may foil na paper plate. So ito lang to. Kinorte ko lang na ganito. Tapos kinabit ko sa tripod. So ganito ang itsura ng aking fill light. Buksan natin siya. Alright, so yan ang ating fill light para merong konting ilaw dito. Ilayo natin siya para hindi masyadong kita sa camera. Meron din konting ilaw dito. So hindi tayo masyadong dark, no, sa side na to. Next, ayusin natin yung angle ng camera natin. Kung mapapansin niyo, hindi masyadong magandang tingnan yung nasa side na to. So adjust nyo lang yung camera nyo. Ayan. Ito medyo okay na eh. And then next, kailangan natin ng konting color sa background. Maglagay tayo ng konting practical lights. Okay, so meron na tayong konting lighting sa background natin. Yung nakikita nyo, ano lang yan, LED light na nabibili rin sa mga online shops. Siguro mga 350. And then yung ilaw sa baba, ano lang yan, yung Iron Man lamp ng anak ko. So marami siguro mga available na practical lights na pwede kayong magamit sa bahay. So yan, hindi na masyadong bare yung background natin. And then first time kong gagawin to, try natin tong ilagay sa likod natin. And let's see if it will make a difference. So merong konting ilaw dito, creating some kind of silhouette. So maybe that even could further improve the light. And then in terms of the shot, make sure also na wala masyadong room dito. Okay. Kasi ang weird pagka masyadong maraming room sa taas. Dapat konti lang yung headroom. So ito ang aking simple lighting setup para sa aking online classes. At siguro sa mga aspiring YouTubers, pwede meron din kayo matututunan na konti dito sa video na ito. So I hope that you learned something today. If you like this video, please like and subscribe. And I will see you in the next video. Oops, hindi pa pala nakasaksak.
Saksak natin siya. Magkaklase na ako.